Delegatus non delegare. Ano yun? Mahilig ba kayong maglaro ng sa mga babae, volleyball, at sa mga lalaki, basketball? So, delegatus non delegare. Isipin mo na yung batas ay isang bola, yung ang volleyball at saka yung basketball. Pag nasa offensive ka, may duty ka, number one, ipasa mo yung bola o ishoot mo yung bola. So, kung ang duty mo ay ishoot yung bola o ipapas yung bola, so definitely, ishoot mo yung bola at ipapasa mo yung bola. So, kung meron kang karapatan na ipasa yung bola, siyempre ipapasa mo yun sa teammate mo. At yung teammate mo, kung yung kanyang obligasyon ay ishoot yung bola, wala siyang karapatan. Excuse me. Wala siyang karapatan na ipasa yung bola sa ibang tao. Dapat, pagkahawak niya ng bola, ishoot niya yung bola at the right time at the right moment. Sa volleyball, ganun din. Pag ang trabaho mo ay i-spike yung bola, wala kang karapatan na ipasa yung bola. Delegatus non delegare. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipasa yung obligasyon na iniatang sa iyong balikat ng batas. Pag-aralan natin itong natanggap kong letter sa Civil Service Commission. At yung ginamit nilang rule na tinatawag nilang Revised Rules on Administrative Cases in Civil Service. Now, babasahin natin ito. Itong letter na ito ay pinadala nila kay BIR Commissioner. Ganito ho, nakasulat, ano? National Capital Region, pangalan ho nung kinocomplaint ko, April 1, 2016. Honorable Kim Jacinto Hinares, Commissioner, Bureau of Internal Revenue, BIR National Office Building, BIR Road, Diliman, Quezon City. Dear Commissioner Hinares, this refers to the complaint filed by Mr. Emilino T. Maestro against isang Revenue Officer 1, Bureau of Internal Revenue, City Government of Caloocan for alleged dishonesty and falsification of official documents. Maestro alleged that RO altered the date in the BIR subpoena duces tecum, SDT, which required, pangalan ho ng korporasyon, to appear before said BIR regional office. Likewise, he asserted that the act of the revenue officer amounted to dishonesty under Revenue Memorandum Number 53, Series of 2010, Revised Code of Conduct for BIR, for Bureau of Internal Revenue, BIR officials and employees. Hindi lang po doon, kulang yung sinabi. Dapat against the Revised Penal Code. Considering, ito ang the delegatus ng delegare. Considering that the allegation in the complaints constitute a violation of RM number 53 S2010 in view of the authority granted to heads of agency to take cognizance of complaints involving their respective offices and employees pursuant to Section 9, Rule 2 of Revised Rules on Administrative Cases on the civil service, we refer the matter to your office for appropriate action. Attached is aforementioned complaint for your perusal. Kindly inform this office of any action taken on the matter. Thank you, very truly yours, Director Ford. Ito yung letter. Ito pala, yung letter, sorry. So, delegatus non delegare. Alam nyo po, yung Civil Service Commission, is isa pong organisasyon na kirene ng ating
konstitusyon. So, nakasulat po sa konstitusyon na ang trabaho niyan, pag may nag-complain, katulad ko, nag-complain ako na sinasabi ko yung RO ay dishonest, sinasabi ko yung RO nag-falsify ng dokumento. Ang trabaho nila, pag nakatanggap sila ng complaint, imbestigahan, number one. Number two, kasuhan. Tanggalan ng benepisyo, yung retirement, tatanggalin sabi sa BIR yung revenue officer na yon, at hindi na makakapasok sa anumang opisina ng gobyerno, at hindi na rin siya makakatakbo sa anumang elected position. So, kung yung konstitusyon, natandaan nyo yung bola ng basketball at saka yung bola ng volleyball, ano? Yung bola, pag ipinasa sa'yo, ikaw yung spiker, wala kang gagawin kundi i-spike mo. Kung pinasa sa'yo yung bola, ikaw yung 3-point shooter, wala kang gagawin kung hindi i-shoot mo yung bola. Sa pagkakataong ito, yung 3-pointer, ipinasa yung bola, bawal po yun. Yung spiker, hindi po nag-spike, ipinasa yung bola, bawal po yun. Kasi yung prinsipyong delegatus non delegare, dapat po nating isa-alang-alang. Kung binigyan ka ng batas ng obligasyong imbestigahan ng ating mga government official, dapat imbestigahan mo at kasuhan. Huwag mo ipasa dun sa boss niya. Eh definitely, yung karamihan ng boss dyan sa government offices eh involved sa graft and corruption. Ha? At pinoproteksyonan nila yung mga tao nila na siyang nagbibigay ng pera sa kanila galing sa graft and corruption. So, hindi ata natatama o hindi ata angkop na ipasa mo yung obligasyon mo sa isang head of office kasi meron kang administrative regulation ginawa. Eh kung yung administrative regulation ginawa mo ay contrary sa konstitusyon, eh sabi ng Supreme Court, yung konstitusyon ang susundin. So, dito po sa letter na natanggap natin, ay maliwanag na meron pong mispisans o non-pisans. Ginagamit lang po yung internal rule para ho baluktutin yung constitutional rule. Ano ba yan? Sana mapakinggan ako ni Bossing Duterte, no? Matanggal itong mga ganitong klase yung mga rule. Pampahirap sa tao yan eh. Sabi, padaliin, maging transparent yung serbisyo ng gobyerno. Pinahihirap, pinahaba, pinatatagal. Ano po? So magsama-sama po tayo mga ka-tax ko at mga taxpayers buong Pilipinas. Ireklamo natin ito. Ha? I-share natin itong video to para mas maraming tao makaintindi at makaalam. So, yun lang po. Delegatus non delegare. Hindi mo pwedeng ipasa yung obligasyon na inaatang sa balikat mo. Unless sinabi nung nagpasa ng obligasyon sa'yo, sinabi ng batas, o pwede mo ipasa ng ilang beses. Okay yun. Pero pag walang sinasabing ganun, ipinasa sa'yo yung batas, inaatang sa'yo yung batas, eh yung iyo yan, ikaw dapat ang mag-execute. Maraming pong salamat. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay kayong mga taxpayer.